Dumarami ang mga kaso ng leptospirosis sa bansa kasunod ng mga pagbaha. Umabot na sa mahigit 200 na ang namatay. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Hanggang tuhod na baha ang nilusun ng ilang residente sa Barangay Roas District sa Quezon City nitong Sabado matapos ang malakas ulang dala ng habagat. Di na raw ito bago sa mga residente. Ang problema, ang dalang sakit na baha gaya ng leptospirosis. Tulad ng asawa ni Evelyn na tinamaan na ng sakit. At dahil sa takot na magka-leptospirosis din, ay bubang miyembro ng kanilang pamilya, pinataasan na niya ang kanyang bahay. Sawang-sawa na kami sa baha eh. Kung pwede lang lumipat ng mas okay-okay sana, kaso wala namang malipatan. Buti na agapan kasi yung lagnat niya, magdamag, hindi nawala. Tapos parang nag-chill-chill na siya. Sa datos ng Health Department as of August 20, umabot na sa halos 1,500 ang leptospirosis cases sa Pilipinas ngayong taon. Halos 200 ang mas mataas yan sa kaparehong panahon noong isang taon. Higit 200 naman ang namatay. Karamihan sa mga kaso galing sa Metro Manila, Cagayan Valley at Western Visayas. Sabi ng mga eksperto, karaniwang nakukuha ang sakit sa ihinandagan ibo pang hayop na kontaminado ng Leptospira bacteria. Kapag nakainom yung pasyente ng tubig na yon na may ihi ng dagat, na may leptospirosis, then pwede makuha ng tao. Isa pa, kung merong mga sugat, open wounds sa paa ng ating mga Pilipino, then lumusob siya sa baha. Ang mga sintomas nito ay lagnat, paninilaw ng balat, paumulan ng mata, pananakit ng kalamnan, hirap sa pag-ihi at pagkusuka. Dapat din ito maagapan dahil pag lumala, maaaring mangailangan ng mechanical ventilator o dialysis ang pasyente. Ang leptospirosis, ang tinatamaan na pinaka-common na mga organ sa katawan, number one yung kidney, number two yung liver or atay, and number three yung lungs. If you have other comorbidities, yung chance nyo of not doing well with the complications is high. Dito sa National Kidney and Transplant Institute sa QC, 7 pasyente ang naka-admit dahil sa leptospirosis. Isa rito si Jordan na na-admit sa ospital noong August 21 matapos lumusong sa baha noong August 15. Kinagabihan po, patulog na po ako. Then pagkagising ko po, masakit na po yung ano ko po, buong katawan ko po, mga kasapasuan ko po, lahat po. Tapos di na po ako makahinga. Mula Enero hanggang ngayong araw, umabot na sa 109 ang leptospirosis admissions sa NKTI. 15 dyan ang namatay. We had severe floods, di ba, the other day, last week. So I'm expecting a surge or an increase in the numbers in the next 2 weeks. So we're ready naman. Payo ng NKTI, kundi maiwasang lumusong sa baha, dapat gumamit ng bota. Kung wala, hugasan lagat ang paa at agad na bumunta sa pinakamalapit na health center, may sintomas man o wala. Within 48 hours na lumusob kayo sa baha. So don't wait for symptoms. Sabihin nyo na po, because they can give you prophylaxis ng gamot para hindi na kayo magkaroon ng komplikasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5.